Nagpakitang gilas ang ilang rescue volunteer groups sa kanilang kakayanang sumaklolo sa mga biktima ng sakuna tulad ng baha, landslides at lindol ngayong papalapit na ang panahon ng tag-ulan. Balita hati ni Chino Gaston. 1, 2, 3! Gamit ang mga lubid at stretcher, inangat ng mga miyembro ng Victory Alpha Wilderness Rescue ang isang sugatang tao mula sa malalim na bangin sa Mount Makulot sa Batangas. Matapos lapatan ng pangunang lunas, binitbit ang casualty pababa ng matarik at masukal na bundok. Isang bahagi lamang ito ng training ng grupo sa Wilderness Search and Rescue na layong makatulong sa pagresponde sa mga sakuna gaya ng landslides, earthquake at mga pagbaha. Bilis! Chopper ka lang, Cole! Bilis! Paliwanag ng course director ng grupo, libreng ibinigay ang training sa mga mountaineers at iba pang medical personnel para suportahan ang gobyerno tuwing may kalamidad. Sa napipintong pagsimula ng tag-ulan, mahalagang may mga rescue volunteers para umalalay sa search and rescue operations. This is our force multiplier. Our country is in disaster. Is in the disaster and accident corridor. Ang ating mga responders are always outnumbered in terms of warm bodies and logistics. So we will have to train everyone. Hindi lamang tinuturuan mga volunteers kung paano kunin mula sa mga disaster areas o lugar ng sakuna ang mga biktima, kundi kung paano rin gamutin ang mga taong kanilang nare-rescue. Nagsanay din ang grupo sa pagsagip ng mga tao sa gitna ng matitinding pagbaha gaya ng nangyari sa bagyong Ondoy at Habagat. The one thing that keeps it appealing for me kasi is it's the ability to help people in need. It's more concrete talaga. If you need to rescue someone, it's there. Hindi naman pwede maging rescuer ka kung ayaw mo eh. Pag ginagawa mo yung isang bagay, dapat gusto mo. Dapat sa puso mo. Ipinangalan ng mga volunteer ang kanilang grupo sa initials ng nasawing mountaineer na si Victor Aison na namatay sa Mount Makulot noong Abril. Chino Gaston, GMA News.